And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of the tree, yielding seed, to you it shall be for me. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. Sabay-sabay. And God saw everything that he made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita na pag-aaralan namin, series namin, umpisa namin. Love, courtship, and marriage. Malaman po mga kabataan, Panginoon, para sa napag-asawa. Ganon din po ang mga mag-asawa na ma-reflect namin ang aming buhay. Pag pinagpala nyo kami ganun ang asawa, we pray na magkatiwalaan nyo po kami dito at maging maganda ang aming pag-asama. So kayo pong malulati, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maka po na po. So ito nga po ang first no, sa ating series. So gagawin lang natin lahat ng mag-asawa sa Bible, isa-isay natin. Imagine that. No? Ang dami natin matututunan doon. Okay, again, nauisip natin to. Si Brad kasi nagsabi. So, pero meron na pala kayong love, courtship, marriage din sa Good News Class. So, iba naman to. Ito ay sa salit-salita natin, sa sermon. Dahil kailangan din naman natin to eh. Madami natin matututunan dito sa mga young people, mga mag-umpisa palang lumande, di ba? Normal yan eh. Pero merong dapat kalagyan yan. Pag masyadong maga, hindi maganda. Pag maling tao, si Mingay. Palabasin ko kayo. Doon kayong magsisipol sa labas. Nabalitaan ko pala, namamato ka daw. Ano, Inigo? Namamato ka ba? So, makasakit ng tao? Nanakit ka ng tao? Gusto mo masaktan ka ng tao? Saktan ka, makasakit ka? Oh, hindi, di ba? Ikaw masaktan. May napikon sa'yo, asaktan ka din. Kasi nasinaktan mo eh. Ha? Hindi maganda yan, ha? Inigo? Oh, sorry ka na. May mga tinatamaan ka daw dito eh. Ha? Sorry. Inigo ha? Agreement natin yan ha? Sorry ka na. Eh, tinamaan daw eh. Ang hirap nitong kausap ni Inigo. Pag mali, mali, di ba? Madali naman ito, pag-usapan natin, puro mali ito ng mag-asawa. Pero pag umayo sila, walang problema sa Diyos yan. Ganun yan eh. Ako yung mga anak ko, pag nagkamali, mamaya palo. Mamaya, ayos na naman kasi nag-sorry na eh. Kinasanay ko sila, mag-sorry. Tapos, pagkatapos mag-sorry. Ano, Aiden? Anong gagawin pag mag-sorry ka? Kiss na yun. Hindi pwedeng may hard feelings, di ba? Hindi pwede sa amin yun. Kasi ganun ang pamilya eh, di ba? Stephen? Oh, ito muna. Wala si Peter eh. So, ganun yun. Ganun din tayo dito. Inigo ha? Hindi sanay ito kasi. Kaya nga tinutulungan ka namin. Di ba? Inigo. Wala. Tulungan natin. Pero pag ayaw nyo mga ipagtulungan, yung sabi ko sa inyo, mas puprotektahan ko dito yung mga taong matino. Okay? Ayoko kayo dito kung loko-loko kayo. Amen? Rain? Lalo kayo pag lagi nababanggit pangalan nyo. Hindi ko gagawin yung hindi ko kailangan gawin. Amen? Ganun din yung mga matanda, ha? Huwag niyong hintayin pa na pangalanan kayo. Sige, nasa na ba ako? Namunta doon. Sige, Adam and Eve.
Hindi ko malala pa punta doon. Ah, kasi may sumisipol eh. Okay, pinag-aaralan natin kasi yung mga ito. Kasi kayo na yung future church, di ba? Kayo na yung mga future sa church. Alala ko si Pastor, tuwan-tuwa dyan sa mga nagkukwento yung Pastor namin. Kasi may mga problema rin siya sa mga young people daw. Pero iba, tumagal. Nagpatuloy kasi minsan, pag di ka na nagpatuloy, ayaw mo na sa Panginoon, di ko alam bakit. Ligtas ka ba o syado kang mayabang. Ganun lang yun eh. Meron mga doon, naligtas naman, kaso nagyabang. Yan na nababanggit ko lagi sa inyo, hindi ko na pangalanan. Basta inabutan ko na lang yun, kala mo, pasto nang umasta eh. Mandang huli, hindi ko rin alam lahat ng kwento nila. Pero yun, mga pareho naman mga believer din. Kaso, nagyabang sa church. Madalas si pastor yung ano, nakagalitan. Kaya nung bago ako doon, ganyan lang ako eh. Nangyari dito. Pero, natanong ko sa Panginoon, ano ba to? So, nakikita ko naman si pastor, talagang masakit sa pastor yun. Kasi nga, inaalagaan kayo, bata pa kayo. Meron doon, umaman sila. Nagpahala sila dahil sa church. Tapos, umalis sa church. Magkano kasakit yun sa pastor? Bandang huli, di na palayo rin sila sa Panginoon. Ganun lang. Pero, pag nagmalaki ka talaga sa gawain, tapos ka. Masabihin ko sa'yo. So, pero hanggat nandito kayo, tiyagaan ko kayo, di ba? So, gusto ko, lumaki kayo ng yan, hanggang magpamilya na kayo. Yun ang masaya eh. Pag lumano ka sa church, masaya yun. Kaya sila, pag nag-uusap sila, nakikita ko lang, nag-aasaran sila. Di ba? Kasi mga past nila doon, nagkakamali din. Pero nag-stick sila sa isa't isa. I mean, ganun dapat sa church. So, kaya nakita ko to, may suggestion ni Bad. Ito yung maganda sa mga young people na nga, lumalandi na. Kasi normal yan eh. Kaso pag mali, di ba? Maaga masyado, maling tao. Ako, nung ginagawa niya sa Facebook ako, naiiya ako niya, hindi ko gagawin siguro yan. Ewan ko lang ha, kasi wala pang Facebook dati ng panahon namin eh. Wala pang ang text eh. Puro love letter lang kami dati. So, baduy, di ba? Hindi. Ganun lang yan eh. Wala namang bago sa mundo nga. No? So, nga sabihin ko, so parang mailagay kayo sa ayos, alam nyo kung saan kayo, di ba? Ayan, gaganda lalaki nyo, gandang babae, tapos nakakapanghinayang wala lang kayo, tapos kasi na kesyo naunahan kayo ng usino dyan, unbeliever, di ba? Kaya pag-aaralan natin ito, hindi sayang oras natin dito, tama-tama ito. Sa mga mag-asawa na rin ito, hindi lang sa young people, di pwedeng sila lang, di ba? Sa atin na rin. Kaya pag-aaralan natin yung mga relationship sa Bible, simula Genesis hanggang Revelation, kung meron pa. Tingnan natin yan. So, una siyempre, sina Adam and Eve. Okay, so ito yung ating one. Sila yung unang couple eh. Okay, title nito siyempre, Love, Courtship, and Marriage Series. Number one, Adam and Eve. Subtitle, The First Couple. Tingnan natin kung ano yung mga matututunan natin sa kanila. May mga negative dito and positive. Pero, siyempre, sundin natin yung positive. Yung mga negative, iwasan natin. Huwag natin gagayain. Okay? So, kilala nyo naman si Adam and Eve. Pinakasikat siguro yan. Kahit ano ka pang, hindi mo kilala si Moses. Kilala mo si Adam at si Eva. Ano? Kasi yun talaga yun. Pag sinabi yung Bible, sinong unang tao? Ginawa ng Diyos, di ba? Nakamangha yan eh. Kahit sa pagpinanood mo yan sa, ano ba yun? Sa Gizmo? Superbook. Gizmo naalala ko eh, no? So, sila ang unang, sinong unang tao? Si Adan, no? Siya ang pinaka. Later, yun na nga. So, number one point natin lang, punta natin sa kanina, sabi dyan. So, God created man in his own image, baka tagkatapos gawin ng bundok, yung puno, ginawa yung mga stars. So, pinakahuli niyang ginawa, yung mga animals dito sa land, tsaka kasama dun yung tao. Okay, so number point number one natin, sabi dyan, the Lord formed them. Okay? So, huwag niyong iisipin na para kayong mga aso at pusa. Sabagi, ginawa din ng Diyos ang aso. Pero hindi lang kayo basta-basta. Ang sabi dito, ibasa nga, ready, go. So, God created man in his own image.
in the image of God created he him. Male and female created he them. Nasaan yung bakla dyan? Wala, di ba? So, huwag kayong papalokas. Bagay, sa, ano, alam na alam niya na. Pero gusto ko ulitin, no? Lalaki, babae, ginawa ng Diyos. Wala nang iba. So, ba't may bakla, may tomboy, loko-loko yung mga yan? Okay, sabi sa Romans 1, ang Diyos din ang gumawa sa kanila, pero dati silang lalaki, ayaw nila sa Diyos, galit sila sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa kanila, pinarusahan sila. Kaya kakaiba yung pagiging bakla, iba yan. Hindi yan basta lang another gender. Hindi ganun yan. Hindi lang yan another sin. Kunwari, nagkasala, kunwari, lalaki, pumatol sa, kunwari, hindi niya asawa, adultery yun, di ba? Masama yun. Pero hindi pwedeng kumpara yung pagiging bakla sa adultery. Bakit? Kasi dalawang lang ginawa ng Diyos. Hindi pwedeng magkaroon ng pangatlo. Pag may pangatlo dyan, kasiraan na ng ulo yun. So again, sinabi sa Romans 1, parusa yun ng Diyos sa kanila. Dahil ayaw nila sa Diyos, galit sila sa Diyos, pinarusahan sila ng Diyos. At napakalalang parusa nun, di ba? Pag iniisip mo yung parusa ng Diyos, iniisip mo lang, mawalan ka ng trabaho, magkasakit ka, maghihirap ka, tinding parusa yun, di ba? Pero sa Bible, ang daming mga parusa na hindi nyo pa siguro alam. Iba, nababaliw. Gusto nyo yung parusa kayo, nababaliw kayo? Paulit-ulit yun sa Bible, yung mga kalaban ng Diyos. Isa yun sa mga gagawin, confusion, nalilito. May preaching pala tayo niyan, ilan lang, di ba? Nalilito sila. Hindi, may ni-review pala ako yung isang preaching. Dati, ang talino ko, tapos nalilito ka. So, isa sa mga parusa ng Diyos, magiging bakla, tomboy. Parusa ng Diyos yun. So, ang Diyos ang gumawa, no? Pero negative. Ang original, ginawa lalaki, babae, ng normal. Sinong normal dito? Ano yung hindi normal? Abnormal. Okay, so huwag kayong mahihiya. Sila dapat mahiya, amen? Pag sinasabi nilang, ikaw gusto mo lalaki, ako gusto ko, kapwa ko lalaki, loko-loko ka. Okay, dapat marinig nila yun. Actually, sa inyo dapat lumabas yun. Kasi baka kasi ma-brainwash din kayo. Dahil mayroong iba dyan na, di yun ang gusto nila eh. Loko-loko. Huwag kang magpa-brainwash, amen? So yan, napakalinaw. Lalaki, babae, tapos. So bakit di na lang puro lalaki? Amaya, makikita natin. Okay? Pero gusto lang natin makita, point number one, ang Diyos ang gumawa sa kanila, kaya sila ay special. Ngayon, nasabi dyan, no? God created man in His own image. Ang una talaga yan, yung lalaki. Pero sinasabi dito, pag sa Genesis 1 tayo, lalaki at babae. Okay? Pero ang pinakamukha talaga ng Diyos, lalaki. Amen? So later, makikita natin kung saan ang galing yung babae. Okay, so point number two, dito sa 28, sabi dito, God bless them, God said unto them, be fruitful, inutusan sila, replenish the earth, subdue it, kayong boss sa earth. Gawin nyo yung gusto nyo gawin. Pero syempre, gusto nyo maging mabuti, alagaan nyo ng mabuti din. Yung mga halaman, huwag nyo ubusin lang. Okay? Pag sinabing boss, hindi ibig sabihin, sisirain mo yung iba, di ba? Yung magagaling na boss, pinagyayaman din nila yung kanilang mga nasasakupan. Ganun yung mga mayor, di mo uhututan lahat yan. Tulungan mo sila yumaman, yayaman din yung buong bansa, bayan, ikaw din yung may tataas, di ba? Ganun yung dapat, mga boss. Yung tao, hindi. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga bawal, wala nang makain yung tao. Papatayin yung pusa, ay bawal yan. Ikulong yung tao. Okay? So bagay, wala din naman dapat gagawa nun eh, no? Sa dami, pagkain dyan, masipag ka lang. So, pero sabi dyan, primarily ito naman. Napansin nyo dito? Sino yung unang ginausap niya? Ang unang ginawa niya yung male na, getting ahead of myself. Basta yung tao ay inutusan niya, point number two, the Lord have work for them to do. Okay? Inutusan sila. Hindi sila ginawa. Okay, bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya may kinalaman sa love, courtship, and marriage to, wag niyong isipin na mag-asawa ka kahit ano nang gawin gusto mo. Gusto kong mag-split, di ba? Gusto kong iwanan yung anak ko. Mali yun kasi ginawa ka ng Diyos, meron kang trabaho. At paano mo gagawin ng tama yung trabaho mo kung di mo ayusin yung relationship nyo? Mag-asawa, di ba?
Nakakita na ba yung mag-asawa na naghiwalay tapos napabuti yung buhay nila? May kilala ba kayo? Mga pista, pinapalabas sila, ganun sila. Sige, mayroon ba kayong kilala na mas napabuti sila nung nag-split sila? At kaya nga sila naghiwalay kasi nagmamahalan sila. Mayroon ba ganun? Puro ka-plastigan niya, kaya nga kayo naghiwalay. Pero sa showbiz, talagang pag puro showbiz ka, may ibang ano ng utak mo eh. Okay? So, original intent ng Diyos, may trabaho tayo, gawin natin na mabuti. Hindi natin magagawa yung kundi tayo magiging maayos yung ating pamilya. Kaya, yun ay yung ating point number one, the Lord formed them. Number two, the Lord have work for them to do. Number three, so, nun galing yung babae? Alam na natin to, di ba? Saan galing yung babae? Ginawa ba siya sa direct image ng Diyos? Hindi, di ba? Pakibasa to sa 21. Baka ibang maliliit na babae dito, hindi nyo pa alam, kaya nalalaman nyo ngayon. Ready, go! And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. Sige pa. And the ring which the Lord God had taken from Adam, okay, natindihan nyo ba, mga bata? So, ang Diyos daw ay, actually, before nito, may trabaho nga yung tao, di ba? Ginagawa niya na yung trabaho niya, kasi sabi parang malungkot si Adan. May kulang sa kanya. Matalino siya, lahat ng pagkain, meron na siya. Pero kulang. Hindi siya ganun kasaya. Eh kasi nga naman, yung mga hayop may anak, si Adan, wala. May sabi doon, gagawa siya ng helpmeet, you know. There was not found an helpmeet. Hindi niya pwedeng maging kapantay yung mga leyon. Diba? Ay, nalulungkot ako. Meron akong kilala. Mga, diba, yung mga hindi na nag-asawa. Alam niyo gusto niyan? Mga hayop, pusa, aso. Pambihira itong mga ito. Hindi ba ito nagbasa ng Bible? Diba, sabihin niya kasi wala akong ano eh. Hingin mo sa Diyos. Amen? Ako, hindi ako believe na sabi nga sa inyo. Hindi ko naman sinasabing bawal yun. Huwag naman pagbawal, okay? Pero medyo nakapaisip na ako doon. Okay? Eh kasi ito lang nakakasundo ko. Ibig sabihin mo, yung asawa mo, gusto mo, ginagawa mong aso. Oo. Kasi pag-aasawa, kaya nga pag-uusapan natin sa buong series natin, hindi aaso, amen? Iba yung aso na gusto mong pakainin kung ayaw mo na, huwag. Kung gusto mong paliguan, mapaliguan mo kung ayaw mo na sa kanya, huwag. Bibenta mo na siya or ang katayin mo. Hindi ganun ang asawa, okay? So, kaya dito, walang katuwang si Adam. Hindi pwede yung hayop. Kahit natuwa siguro sa hayop, hindi yung tao eh, no? Kaya gumawa ang Diyos ng katuwang ng tao. Pinatulog niya, malinaw yan ha, yung lalaki, narinig pulang pa si mamayan, nagtuturo, di ba? Ilan ang tadyang na lalaki? O, bilangin mo nga. Si Adan lang yung kinuhaan, okay? Yung mga lalaki, kompleto yan, okay? May mga gano'ng kasing kwento, no? Kaya ako din, binilang ko talaga yun, eh. Tapos tinitingnan ko pa sa encyclopedia, mali yata yung Bible. Hindi mali yung Bible, si Adan. Kung makikita mo yung ano ni Adan, sige. Okay? Yan ha, malinaw yan, ha? Baka tagal kong nalaman yung sagot dun, eh. So si Adan, kinuha yung kanyang isang rib. Inoperahan si Adan, no? So itong first operation, ang galing. Kinuha at tapos, ang Diyos ang nagsara, no? Parang si Wolverine, din. Basta gumaling. Magaling nga, Diyos mag-operate, eh, no? Tapos yung ribs niya, ginawang babae. So sino mukhang ribs dito mabahan? Magaling ang Diyos gumawa, okay? Yung lalaki nga sa lupa, eh, di ba? Pag niloko kayo, mukha kang ribs, ikaw mukha kang lupa. Hindi ka, magaling ang Diyos. Amen? So, hindi ko na lang nilagay dito, pero maganda yung nakita ko sa feeling ko, mga pastor din nagsulat nun, eh, sabi. Kung kukunin ang babae, hindi sa paa, bakit hindi sa paa? At kinuha ng Diyos ang daliri ng lalaki, ginawang babae. Ba't hindi ganun?
Bakit hindi sa buhok? Bakit hindi sa tenga? Bakit sa ribs? Yan, kasi para mamalin mo daw, close. Kasi hindi sa ulo. Pag sa ulo kinuha, magaling yung babae, kinuha sa ulo eh. Pag kinuha sa paa, naku, mabaho yan. Hindi. Pag kinuha sa paa, tiyotong-tongan lang daw, di ba? Oo nga, galing din ang ganun din eh. Kaya sa ano, companion kasi yan, babae, minamahal, di ba? Yun. Pinoprotektahan. Hindi sinisigmuraan. Ganun pala yun. Sinisigo sa tagiliran. Okay, nasa na ba ako? Yan. So, nung ginawa siya, nilagay siya sa... Yun ang pinaka-lesson natin doon. Sa point number 2, ang babae ginawa, kinuha sa lalaki. So, sinong mas magaling? Ha? Original yung lalaki. Mamaya, makikita natin yan. So, huwag kayong offend, babalas natin yan, okay? So, yun ang point number 3 natin. The woman was taken from man. Binasa na natin. Number 4, ano sa edad matapos? Alas 6. Okay. Okay, so ano nangyari kay Eva at Adan? So masaya na sila. Woo! Wow, ang dami nating pagkain. Ang bihira, nagkasala pa sila. Isa lang yung sinabi sa kanila. Ang bihira kayo. Kainin nyo lahat. Nung time nila, puro ano pa lang. Puro halaman pa lang sila nun eh. Hindi pa nila kinakain yung mga hayop. Pero ang dami pa rin no, prutas. Ilang prutas kailam nyo? Magsasawa ka pa ba doon? Kung aani ka, mamaya apple, mamaya eggplant. Asang dinner mo? Kangkong. Okay. Bukas, ano naman? Melon. Tapos, mango. Tapos, banana. Next day, wala tayong alam. Pero kasi ngayon, limitado kasi yung ano. Pero ang dami yan eh. Alam niyo ba yung pomegranate? Yung figs? Yung dates? Dami! Olive? Yung mga biblical ano eh, no? Trees? Ano pa? Nagugutom na ba kayo? Eh kung magaling ka pang magluto, di ba? Itlog nga lang, ang daming luto sa itlog. Itlog. Hindi ko nga alam kung may... Hindi pa sila... Hindi, kumakain sila ng itlog, di ba? Chicken, hindi nila kinakain, pero itlog. Gatas. Harap, di ba? Hindi ka na maubusan ng pagkain ang ginawa nila. Ang bira, tinukso sila ni Satanas. Meron lang isa doon. Isang puno lang. Anong puno yun? Yan, puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kinain mo yun, malalaman mo yung mabuti at masama. Kailangan mo ba yun? Yan, maganda yun ha. Kaso hindi yun ang pinapakain sa'yo. Dapat di mo na pinakailaman. Ang ginawa nila, pinakailaman nila, kinain nila. Sino yung unang na-deceive? Niloko ni Satan? Yung babae. Ngayon, punta tayo dun. Pero gusto ko lang point number 4, sabi sa Genesis 3. They heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord amongst the trees. Bakit? Kasi nagkasala na sila sa Diyos. Nahihiya na siya. At sabi sa 9, and the Lord God called unto Adam and said, where art thou? Very famous, no? Nasaan ka na? And sa 17, sabi dito, and unto Adam he said, alam na natin nangyari, sinong unang pinagalitan niya? Si Adan. O yan, tapos malaman nyo yan ha. Ang unang nagkasala, si Eva. Pero ang unang pinagalitan, unfair. Hindi ganyan niya kasi nga. Ang point number 4 natin, bilang mag-asawa, bilang ginawa ng Diyos, lalaki't babae, bukod dahil binigyan tayong trabaho, dahil binigyan tayong trabaho, mayroon tayong responsibilidad. At pag tayo nagkasala, iparusa tayo sa Diyos. Okay? So lalaki, babae, regardless. Kaya pag-usapan natin buong series yan eh. Kaya ito na pansin ko, yung mga mag-asawa, sinong sisiyan madalas? Dito nagsisiyan sila eh. Nung nahuli, sinong sinisinaadan? Siya yung unang pinagalitan eh. Eh si Eva kasi.
Oh, kawawa naman si Eva. Eh, siya naman talaga yung nagkasala eh. Anong ginabi? Sino sinisi ni Eva? Yung ahas. Yung Lord, yung ahas kasi eh. Yung ahas, walang may turo. Eh, Satanas, yung pinarusahan yung Satanas, tsaka yung pero hindi nakaligtas si Adam and Eve kasi nagkasala rin sila. Amen? So, number four, meron silang responsibility sa action nila. Pero ang unang papagalitan, ang responsable sa tahanan ng lalaki. Amen? Ako naasar ako pag yung mag-asawa, nag-aaway, sabihin ng asawang lalaki, eh kasi siya, ganun eh. Yung ikaw yung lalaki! Di ba? Ikaw yung nauna, ikaw yung mas matalino, ikaw yung inano ng Diyos. Responsibility mo yan. Pag nagkasala yung asawa mong babae, nanghina siya, backslide siya, hindi na nag-church. Responsibility mo yan. Mga lalaki, unfair naman, pastor. Ganun talaga. Mamaya, yung babae naman mag-isabing unfair. Pero hindi unfair ang Diyos. Amen? Never siya naging unfair. Pag naisip mo palang na unfair siya, ikaw ang mali. Hindi pwedeng maging unfair ang Diyos. Yan ang auto niya lahat ng basamat mabuti. So, pag nakita natin dito, inuusgahan ang lalaki at babae, may lalaman natin kung ano yung expectation ng Diyos sa atin. Bilang lalaki at babae. Amen? So, lalaki ang responsable sa tahanan. Pag mahina kang lalaki, yung babae, hindi yan maigingan. Hindi siya makakaayos. Hindi mo siya pwedeng sisihin kasi nga ikaw yung dapat nag-aayos ng una sa lahat eh. Diba? Ikaw yung kawangis ng Diyos eh. Yan na, number one natin, ha? Number four, sorry. They will take responsibility for their action, pero una yung lalaki. Pangalawa. O panglima na, sorry. So, iwanan muna natin yung kasalanan. Ito muna tayo sa verse 20. Pakibasa po. Ready, go. Adam was his wife named Eve because she was the mother of all living. Okay, number one na matutunan natin dapat sa mga isawa na to. Ang Diyos ang gumawa sa kanila. Ang Diyos din ang gumawa sa atin. So, responsable tayo sa Diyos. May pananagutan tayo sa Diyos. Ganun din naman, may trabaho tayo. Ang Diyos ang nagbigay nun, lalaki saka babae. Pero again, primarily lalaki. Yung babae kinuha sa tadyang ng lalaki, therefore mas nauna ang lalaki. Wag yung pangunahan lalaki. Yan pala, parang alam yung mangyari, maganda yung pag-asama nyo. Basta wala pa ang asawa eh, kailan mo pa alamin? Ngayon na. Mga babae, wag yung pangunahan yung lalaki. Bayaan nyo siya mag-lead. Amen? Siya inuna ng Diyos eh. Ano sa palagay nyo? Nagkataon lang yon. Hindi nagkakamali ang Diyos. Kung equal ang babae at lalaki, dapat sabay yun. Tsung! E lupa lang naman yun eh. Ginawa niya, lalaki, babae, sabay. Pantay yan. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos, di ba? Mamaya, lalong mas makikita natin yan. So, mga lalaki, babae, ang leader ng lalaki, huwag kayong magmayabang, okay? Matindi ang responsibility nyo. Ang babae, responsibility nyo sa lalaki. Unfair, walang unfair sa Diyos. Amen? Ang linaw eh, oh. So number 5 natin, napansin nyo ba? Sino nagpangalan kay Adan? Ang Diyos, di ba? And God called his name Adam. Okay? Sino nagpangalan sa babae? Si Adam. Si Adam. So, sino nagpangalan sa anak ko? Sino? Ako, di ba? Hindi ako pinapangunahan ni Mrs. Hindi, gusto ko ganyan eh. Tatanong lang yan, anong gusto mong pangalan sa anak natin? Kasi importante yung pangalan, amen? Anong pangalan sa'yo, hindi man lang pinag-isipan niya, magsisisi ka dyan, di ba? Pero pag pinag-isipan niya sa Bible, ha, paulit-ulit yan, paulit-ulit. At pinangalanan yung ganito, bakit? May dahilan. Okay? So pag pinangalanan ka ng lalaki, ano yung sabihin nun? Nangyayari pa ba sa panahon natin ngayon yun? Anong pangalan ni Ma'am Mea nung dalaga siya? Mary Ann Baldosa. Ngayon, iba na pangalan niya. Anong pangalan niya? Mary Ann Sambo na. Pinangalanan siya. Ng asawa niyang lalaki, di ba? Yung mga ma-pride na babae, hindi nila ginagawa yun. Nire-retain nila yung pangalan nila, hindi sila nagpapa-handle. Mali yun.
Linaw sa Bible, pinangalanan siya, nagbigay ng kanya-kanyang pangalan, ang babae. Amen? So, mag-submit kayo. Amen? Mag-submit, magpasakop kayo. Yan ang lesson nitong ating love course in marriage. Ngayon, kung mag-boyfriend, girlfriend pa lang, wala pa kayong karapatan. Amen? Wala pa, hindi pa kayo kasal eh. Pero dapat pinipicture nyo na yon. Kung lalaki ka, pakita mo responsable ka, nanliligaw ka pa lang. Ano dapat? Pakita mo matured ka. Kaya mo siyang buhayin, kaya mo siyang mahalin, protektahan. Yung future niya, gusto niya, gusto, kaya mo ibigay. Okay? Yun ang pakita mo sa kanya. Nanliligaw ka pa lang. Walang sablay yan. Kahit gano'n ka pangit yung tsura mo, kahit gano'n aganda yung babae, pag pinakita mo yung mga sinasabi ko sa inyo, good kayo dyan. Amen? Okay, doon naman tayo sa lalaki. Okay, yung babae magpasakop dahil pinangalanan siya ng lalaki. Anong gagawin ng lalaki? Pinangalanan mo yan, responsibility mo yan. Okay? Yung pangalan mo, nilagay mo sa kanya, tapos sisirain mo lang. Imagine kung naghiwalay kayo, hindi mo na matanggal yung pangalan mo doon, di ba? Hindi mo matanggal yun. Anong pangalan? Ay, asawa ka pala niya, no? Di ba? So, responsibility natin yung babae, kaya dapat alagaan natin sila dahil yung pangalan natin, nilagay natin sa kanila. At tayo nagpangalan sa kanila. Amen? Kapangalanan mo ba yung pangit yung asawa mo? So, ano to? Medyo, ano, figurative. No, hindi lang basta yung pangalan kasi iba daw pangalan, apelido ko, Bantot. Kaya yung iba, ayaw nilang, ayaw kitang pangalan, papangit yung ano ko. Kaya si Pastor Lito, yung kwento rin yun. Kasi gumanda lang yung apelido ni Ma'am. Huwag na sabihin yung ano. Okay. So that is number 5. Papapusin na natin to. Putanting point yun, ha? Nakikita nyo na, mga babae. Ang Diyos ang nag-ano niya na institute. Hindi lang ako. Number 6. Ano nangyari next? And Adam also and to his wife. Sorry. And Adam also and to his wife did the Lord God made coats of sin and clothed them. Sa Tagalog, nagkasala na sila. Pwede na silang pumunta sa impyerno. Tama ba? Itong picture ng sila'y dinamitan. Ang nangyari po kasi dito ay medyo pagmalalim yung pinag-aralan nyo dito. Sila ay gumawa ng sarili nilang damit. Kasi nahiya sila. Ay, nakahubad pala ako. Hindi sila dapat mahiya kung wala silang kasalanan. Pero nagkasala sila Diyos. Nagkaroon sila ng knowledge ng masama't mabuti. Ay, nakahubad pala ako. Okay, yan pala yung magandang ano, illustration sa mga bata rin, ha. Yung mga bata, pag alam nyo na yung hubo-hubo, nauhubad, ganyan. Kung alam nyo na yan, responsable na rin kayo sa Diyos. Sabi ko sa inyo, di ba, yung mga bata, si Jared, alis, naka-bold yan. Kasi hindi niya pa alam yun eh. Ibig sabihin niya, pag namatay si Jared, langit agad yun. Kasi hindi niya pa alam yung masama at mabuti. Ganon din si Aiden. Misa, maguhubo lang yan dyan. Natawa-tawa pa, si Shana. Wala pa eh. Pero pag alam nyo na yan, masama pala yun. Yung, ay, responsable na rin kayo sa Diyos. Okay, so ganun nangyari kay Adam. Nung nagkasala sila, ang sinasabi ni, tinakil namin ito sa Romans eh, na-revive yung kasalanan. Nalaman nila, masama pala yun. So, ginawa nila, nagbihi sila, kaso sila yung gumawa ng kanilang sariling damit. Anong ginawa nila? Dahon. At hindi lang dahon, ano yung tsura ng dahon? Tatawa ko yung pastor nagkwento kasi nito eh. Apron, di ba? Sinong lalabas dyan, naka-apron lang? Sa labas. Lalabas ka daw, Roniel. Wala kang damit, apron lang. Pangit, di ba? So, yung gawa pa sa damo. Ah, damo. Sa dahon. So, mali yun. So, yun daw ay nagpipicture ng works salvation. Gusto mong maligtas, tatakpan mo yung kahihiyan mo, di ba? Gagawa ka na sarili mong pantakip. Ganyan ang ginagawa ng iba. Sila yung gumagawa. Pero hindi yun ang kaligtasan. Hindi ka maliligtas doon. So, ginawa ng Panginoon, kaya itong nasa 21, ito ay picture ng Panginoong Jesus na namatay. Kasi sabi dito, ginawan sila ng Diyos, ang Diyos ang gumawa, ang ginawa ng Diyos ay coats of skin. So, kunwari, bear.
Mare, naka-apron si Ronyel ulit, no? Ay, yak! Kita ang ano niyan. Lago, di ba? Pangit. Tsaka di ma, ano yun, di ka mainitan doon, di ba? Ang Diyos ginawang ka ng coat ng skin ng bear. So, ano mangyayari sa bear? Patay. Patay yun, di ba? Napangintay na kita yun. Bago niya i-donate yung kanyang skin, patay muna siya. So, si Jesus, ganun yung picture ni Jesus, di ba? Bago tayo magkaroon ng katuwiran ng Diyos, na pwede natin idamit, no? Yan ang picture kasi sa Bible eh. Dinadamitan ka ng katuwiran ng Diyos pag ikaw'y naligtas. So sila ay dinamitan ng coat of skin, patay yung walang kinalaman na hayop. Yun yun. So ang Diyos ang gumawa, sila ay parang picture ng kaligtasan. Okay? Naintindihan nyo yung picture? Ibig sabihin, hindi actually yung pero nahalintulad. Okay? So kaya yung point number 6 ko, they both, lalaki man o babae, magaling pala yung lalaki. Pareho kayong sa impyerno. Kaya pareho kayong kailangan ng kaligtasan. Yan ang point number 6. Kaya huwag niyong isipan na mas magaling yung lalaki. Kasi nga, kung yung lalaki, mayabang naman. Diba? Nababanggit ko lagi sa inyo. Diba? Sa church, mas maraming babae. Hindi lagi. Pero kahit sa Bible, ang dami raw babae. Okay, hindi dapat ganun. Mas maganda, balance. Pero usually, babae. Kasi nga, hindi ko alam. Mas malapit sa Diyos siguro. Okay? So, pero, pareho lang tayo. Kailangan natin kaligtasan. So, dapat di magyabang. Okay? Yun lang yun. Number 7. Ito na. Yung gusto natin pag-usapan. Hindi. Nasaan na ba ako? Wala akong... Dito tayo sa Genesis 4. Okay? And Adam knew his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. So una, dalawa lang sila, lalaro lang sila ng bahay-bahayan, di ba? Ano sabi ng mga matanda eh. Pag wala kayong anak, para kayo nagbabahay-bahayan, kakain, luto, tapos anong gagawin nyo na? Tititigan kayo, di ba? Mas masaya, mayroong anak. Di ba? E bago kayo magkaanak, okay? Hindi naman bastos to, di ba? Anong ginagawa ng lalaki-babae? Nagsisiping, di ba? Normal yun. Okay? Pero hindi ginagawang laro. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Ako, dinidiscuss ko to ng buong katotohanan, pero hindi ko ginagawang laro. Pag si Boy Abunda, tsaka yung mga bakla nag-usap ng ganyang subject, mga bastos yan. Di ba? Nilalaro nila yan. So, wala lang silang katapatan doon, mga bakla yan, mga demonyo yan eh. Pero pag si pastor nag-discuss niya, gusto ko lang, kaya dinidiscuss ko sa inyo, alam niyo dapat. Diba? Pag nagsama yung lalaki to ba, magkakaroon ng anak. So, yung buhay na naman yan. Kung importante yung buhay ng tao, pag nagkaroon ng baby, salamat sa Diyos, diba? Buhay ng tao, hindi nilalaro yan. So, maraming points dito, hindi ko na nga nasulat lahat eh. Pero gusto ko lang sabihin, normal na asawa, lalaki, babae, magpupudos ng anak. Yung mga bakla, nagpupudos ba ng anak? Hindi. Binibiktima lang nila yung pinudos ng anak ng ibang tao. Kaya loko-loko yan eh. Pag nagkaroon sila ng anak, di nila anak yun. Ampun-ampun. Ngayon, ginagawa lang, gusto nilang gawing batas yun. Bawal yun. Pero gusto nilang, anong gagawin mo? Abusuhin nila yun. Amen? Nakikita nyo, gano'ng kaloko-loko yan. Pero pag galing sa'yo yan, mahal mo yan. Again, nung una kami nagkaanak, si Stephen. Naku, hindi ko mapaliwanag. Yung saya namin, wow! Ang cute! Wala, talagang cute niya. Pinaka-cute yan para sa inyo, di ba? Baby. Kahit ngayon, hindi na kayo mag-agree doon. Laki na eh. Pero, cute na cute yan. So, blessing yun, blessing. Ang gusto ko sabihin dito, so normal yun ha. Parte na mag-asawa yun. Huwag na, hindi tayo nag-agree doon sa mga iba na mag-asawa lang kami, magmamahal lang kami, pero ano lang kami. Apir-apir lang. Eh, di ba yun? Gusto na kami magpayaman. Mag-partner kami, tapos hindi kami mag-aanak, or mag-anak man, isa lang. Okay, anong gagawin nyo the rest of your life? Wala na. Napakasarap, hindi ganun. Trabaho natin, bukod sa subdue the earth, paano mo sasubdue yung earth kung pa-konti ng pa-konti? Okay, dalawa sila, tapos isa lang anak nila. Dadami pa ba yun? Hindi, kaya Adam and Eve, nagparami yun. Tapos sila na nag-asawa. Yung population ng Pilipinas ngayon, 1 million. Pag isa lang ang anak ng lahat ng pamilya,
kalahati na yon after another generation, after 20 years. Kung 1 million, magiging 500,000. Maling-mali yun. Kaya dapat magparami. Amen. Nabasa ko na rin sa Samuel kanina yung hindi ko na paliwanag. So, importante yan. So, pagkakatiwalaan kayo ng mga anak, dapat mag-responsable kayo. Huwag niyong babuyin yan. Amen? Yun ang gusto ng lalo sa mga binatadalaga natin kami, hindi namin binababu yan. Amen? Ay, dati kami, tapos iba naman. Ano kaso? Diba, ang bababuyin niya, pag ikaw, siyak, kayo na, yun na yun. Hindi yung pa... Dati, parang ka nagpalit ng damit. Diba? Sino yung mga uso ngayon, ano? Yung pastor, kanina, naka-all black, diba? Ngayon, naka-ano na, gray. Parang nagpalit ng damit. Walang problema doon. Damit to, eh. Eh, kung si pastor, kanina, ibang babae, mamaya, iba na naman. Diba? Binastos yung design ng Diyos. Pag ganun, amen? Nakaka-visit yun, di yan nakakatuwa. Yung gusto ko sabihin dito, blessing yan, nag-union, kapupudos ng anak, maganda yon, blessing yon. Hindi nakakahiya yun, walang bastos dun. Amen? Normal yun. Kaya nga lagi natin nag-uusapan dito, pero hindi natin ginagawang lamo. Kaya hindi yung pwede sa mga hindi mag-asawa, amen? Handa niya, mga young people, ha? Gumaganti na rin ako ngayon. Dati, si pastor nag-fish ng ganyan dati sa amin, eh. Mali yan. Hindi yan laro. Amen? Huwag niyong gawin laro. Especially mga lalaki. Mga babae kasi talo kayo pag naisaan kayo. Tama? Kaya dapat matalino kayo. Maniwala kayo. Hindi na kayo makakuha ng medyo maayos-ayos pag hindi niyo inaayos yan. Amen? Nakaintindihan tayo? Nakinig kayo. Maniwala kayo. Minaminsahin natin ngayon eh. Pero hindi natin matapos yan. Tapusin natin number 8. Ito, nababalik tayo kanina sa roles. Sino mas magaling? Hindi sa galing eh. Sa roles. Ito sabi ng Bible sa atin, para maging maayos ang pamilya natin. Merong roles, i-observe mo yon. Imagine mo sa basketball, yung coach, gusto maging referee. Magkakagulo yun, di ba? Sa kumpanya, yung boss, gustong, ay yung kapapasok pa lang, gusto naging maging boss. Kagulo yun. Sa klase, ganun. Sabi ng teacher, ganito. Sabi ng estudyante, hindi, ganito. Ang gulo. Sa church, ganun din. So, mayroon tayong mga roles na dapat punan natin. Kung andun ka pa, bata ka pa, gawin mo yung gawain ng anak, na bata. Lagi ka talaga sisitay, ganun talaga. Tinuturuan ka pa lang eh. So, may sabi dito, makibasa nyo nga mga babae. Ready, go. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Okay, usurp yan ha, usurp. Tuloy, 13. For Adam was first born, then Eve. Okay na pala yan. So, dalawa lang, no? Malinaw dyan sa church daw. Hoy, mga babae, tumahimik kayo. Yun ang sabi ni Paul. So, hindi pwede ang pastora. Paano ka tatahimik kung ikaw nagtuturo? Di ba? Posible yan. Dahil kung nakausap niya, lagi lang sabihin, gusto ko rin maglingkod sa Diyos. Gusto ko magpastora eh. Eh, sabi sa Bible, tumahimik eh. Tama ba? Kung sinabing use of authority, hindi pwede sa church, mas mataas yung babae. Eh, sa church naman natin, isa lang naman eh, pastor, member, ganun lang naman. Wala na mas mataas pa dito, hierarchy. Mas mataas si Ma'am Mayang kay Ma'am Joa. Walang ganon. Mas mataas si Ma'am Mayang kay Brother James. Ganon ba yon? Walang ganon. Pero sa ibang church, may ganon. Naniwala kayo. Oo, pag sinabihan nyo yung ano, may ganon. Mali yun. Amen? So, yun ang unang point dito. Bawal ang pastora. Kalokohan yun. So, kahit sa Catholic dati, Methodist, walang babae. Alam nila yun eh, malinaw sa Bible. Pero habang nag-apostate yan sa Methodist, nagkaroon na ng babaeng pastora. Sa mga Pentecostal, matagal na. Matagal na namang di sumusunod yung mga yun eh. Why not? Diba? Alam niyo yung Pentecostal, yung nagsasayawan dito, nag-atangs. Ano sabihin? Yan, so... Unfair naman yan, pastor, bakit ganun? Niya kasi may roles. Magkakagulo-gulo tayo kung ginawa ng Diyos yung lalaki, ganito, ruler. Diba? Malakas, matapang, may authority tapos.
Yung babae, talagang feminine yan. Mas maganda yun sa pamilya, merong, hindi pwedeng laging, ano, busko sa mga anak, di ba? Mas maganda magde-develop yung anak, merong isang authority, may tatay, tapos meron ding nanay, anak. Intindi mo na pinalo ka kasi loko-loko eh. Oh, mas maganda yun. Yung anak, oh nga, salamat mo yung nanay ako, naintindihan ko na ngayon, si tatay, di ko naintindihan, pinalo agad ako eh. So, importante yung sa bahay, ganun din sa sa church, di natin kailangan ng nanay, okay? Diba? Kasi may kanya-kanya tayong pamilya. Hindi natin kailangan nanay. So, malinaw yan ha. So, ang point ko lang number 7, 8 na pala tayo. Patapos na tayo. They have different roles. Ang lalaki ang ruler authority sa bahay, and then yung babae ngayon, tutulungan yung lalaki, diba? So, katulad nito, tahimik ka pag preaching time, pero pagdating sa bahay, pagdating sa program, pagdating sa suggestion, pwedeng magsalita ang babae, magaling ang babae, di ba? May nakikita ang babae, di nakikita ng lalaki. Madami. So, hindi yan unfair, man. Pero, ito na naman, bakit yung babae yung ano, bakit lalaki authority? May binanggit kanina, di ba? Sabi siyan, ako na lang gabasa, sabi, for Adam was first formed than Eve. Banggit natin kanina, inuna ng Diyos ang lalaki, may ibig sabihin yun. At yung pangalawa doon, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Kanina, di ba? Nakinginig pa ba? Nauna yung babae. Isa pa na, sandyan lang naman yun eh. Bakit nauna ang naloko yung babae? Mahina siya, sabi sa Bible, for they are the weaker vessel. Sabi sa Peter. So, hindi yung ibig sabihin mahina kayo na wala kayong kwenta. Hindi sila bigyan. Mahina lang kayo sa ibang bagay. So, kailangan mo ng lalaki na strong. Kaya mag-pray ka, bibigay mo lahat dyan, di ba? Yung inyong servisyo, yung katawan mo, yun lang yan eh. Tapos ikaw, yes po, yes boss. So, maging matalino ka. Piliin mo yung kaya mo mag-submit sa lalaki na yan. At hindi yan, mga babae. Bibigay mo lahat dyan, yung sabi sa Bible. Sabi sa Bible, your will shall be to the man. Your desires shall be to the man. Gusto mo ng ganito, sabi ng lalaki, ganito, okay. Ganun yan. Kaya tapos na tayo. So, yan ang unang lesson sa first couple. Napaka-importante nila kung na-miss nyo to, ewan ko. Yan ang uulitin to. Pero ang dami ng lesson, di ba? Mabigat. Yung ibang lesson, di ko na, sa palay ko, di ganito kabigat kasi iba na susunod na lang. Lagi nating mababanggit sa Adam and Eve. Kaya nga ito, Timothy ito eh. Binanggit sa Adam and Eve kasi importante yung first couple. So natuto ba kayo? Adam and Eve and God, syempre, siya yung gumawa. Tapos binigyan siya lang role, okay? So may question ba? Masaya magpamilya, di ba? Kung malalagay ka sa tama. Kaya wag na wag kayo magkakamali. Nasabi ko, lalo mga babae. Kasi yung lalaki, pwede namin ayusin kung nagkamali kami. Kami rin naayos nun eh. Diba? So, patas lang. Yung babae, medyo mahirap. Okay. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat. Yung mga salita, Panginoon, na sa aming unang sa series namin, we pray na mapulutan namin aral, Panginoon, ang in-envision namin, Panginoon, dito. Magkakaroon kami ng napakagandang mga pamilya dito sa aming church, Panginoon. Magpapatuloy na maglikod sa inyo ng excellent way, Panginoon. Matagal, di po kami quit, di po kami banjing-banjing, placing-placing, Panginoon, we pray na napunuin niyo po kami ito, mga pamilya na matibay, especially mga lalaki, at ang mga babae po matalinong kapasakop, at sila po yung susuporta nila kanyang asawang lalaki para masayang buhay, pamilya, at ganun din po, damay po ang church, kami po yung maiging asset sa church, kami po yung maglilingkod sa inyo tapat, at kasiyahan din po, Panginoon, kasabay nitong paglilingkod namin. Dahil kayo rin po ang sa amin ay nagagabay. So we pray na kami po ay mag-submit sa inyo. So we submit yung mga babae, mag-submit sa lalaki. Yung mga lalaki, mag-submit sa inyo. At kayo pong magulati sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Pulayan niyo po ang aming next activity, Panginoon. Aming Lord's Supper, Panginoon. Kayo po nalulati. In Jesus' name we pray.